Good day, God's people! It's me, GM, and welcome back to my YouTube channel. Dahil bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please hit the subscribe button and notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. For today's videos, ay i-share ko sa inyo ang isa sa mga nakahiligan ko at naging hobby ko na rin, at yon ay ang pagbabasa. So, ang lahat ng books na aking nabasa ay makikita natin dito sa box na ito. Ayan. So, share ko lang guys, hindi talaga ako mahilig magbasa noon. Until one day, may isang conference kami na pinuntahan, may isang conference kami na sinalihan or dinaluhan sa Cuneta Astrodome, at yun ang Love Struck Convergence. Then, that time kasi sa Love Struck Convergence na yun ay may, kapag bumili ka ng ticket, may kasamang t-shirt, may mga freebies, t-shirt, and IDE lanyard or ID lace. At isang sa mga freebies nila doon is yung Love Struck book, which is ito. Ayan, Love Struck Black, yung sexy edition. Ayan, ni Pastor Ronald Molmisa. So, simula na nabasa ko yung book na yun, naging interesado pa ako na magbasa pa. Kung ano yung, syempre, magbasa, may matutunan sa mga libro yun. Hanggang sa unti-unti, until now, ay nagbabasa ako. At marami na akong mga librong nabasa na mga Christian books. Yan, kadalasan mga Christian books yung nababasa ko. And minsan, nakakapagbasa-basa naman ako ng mga ibang mga books. Yan. So, for today's video, ipapakita ko sa inyo ang laman nitong box na to. So, wag na natin patagalin at tayo ay mag-umpisa na sa ating pagpapakita ko sa inyo ng mga books na naipon ko through the years. O, diba? Ang tagal na. Ayan. So, napapansin nyo guys, nandito ako sa kwarto ko. So, itong kwarto na to ay hindi pa talaga siya fully gawa. So, simula na nag-lockdown, na-lockdown din yung mga tabado, hindi na nila nagawa or natapos itong kwarto na to. Kaya may nakikita nyo, meron kayong makikita ng hollow blocks dun sa gilid. Ayan. So, after nag-lockdown, itong kwarto to ipapaayos ko. At syempre, ipapaayos namin. At syempre, yung mga librong nandito sa kahon ay hindi na sila sa kahon may lalagay, kundi nandito yan. Dito ko na sila sa likod i-display. Ayan. So, sige. Start na tayo sa mga libro na hindi lang libro pala ang nandito. So, marami rin pala nakalagay dito. Ayan. First of all, ayan, papakita ko sa inyo ay ayan. Itong book na to. Wizard of Waverly Place. It's all about relative. So, itong book na to ay nabili ko lang for 10 pesos only sa book sale sa SM City Bacoor. And syempre, ang mapagmahal problems by Vinci Glodowo. Yung basta yun na yun. At nabili ko naman to sa Robinson's Place, General Trias, for 120 pesos. Maganda tong book na to, guys. And sa mga susunod ka pang videos about books ay magbo-book review ako, at kung may blessing na dumaan, dumating ay magpapa-book giveaway po ako sa inyo. Ayan. At meron din na akong booklet, Basic Element for the Christian Life by Witness D and Watchman Me. So, itong book na to, hindi ko siya binili, kundi binigay lang siya ng isa sa mga nag-book display sa aming church anniversary last year. Ayan. Ayan. Ito naman, last year ko lang to nabili. Papunta pa lang kami, pabalik na kayo, by Pastor Ronald Molmisa. And this book is about how to understand and how to love your parents. So, itong book na to ay nabili ko for only 150 pesos sa Manila International Book Fair na ginaganap yearly
sa SMX Convention sa SM Mall of Asia sa MOA. And of course, Love Struck. Yan, Love Struck by Pastor Ronald Molmisa. And Fear, Anger, and Worry. Ayan. Paano ko i-handle by Harold J. Basa? Ayan. Ito talaga. Besh, ang sakit talaga. Ayan. This book is all about Pusong Discipleship by Abuds Bruce. Ayan. So, marami pa. At syempre, meron din po ako mga book ni Pastor Ed Lapis. Ayan. So, syempre, Our Daily Bread. Every morning, ginagamit ko to sa bilang pagkain na rin ng ating mga kaluluwa. Ayan. So, Daily Bread, isang devotional guide. Ayan. So, every morning kong ginagamit to, guys. And, of course, more devotional books. Real-time. Itong real-time na to is devotions naman siya for Filipino youth. And ang 2016 or 2018 na Daily Bread na nakuha ko sa... Saan ba? Sa... Christmas party. Na ano pa ako? Na... Meron pa pala. Daily Bread. And of course, Pastor Ed, Lapis. Lapis po yun, guys. Lapis. Hindi Lapis. Ayan. So, and next. Ito, maganda dito. Itong book na to. Are you called to go or called to stay? So, alin ka daw sa dalawa? So, this book is about naman sa paghayo or pagmimisyon sa buong mundo or kung ano yung calling mo, kung ikaw ba ay mag-mission, kung ikaw ba ay magdidisipulo or ikaw ba ay tagaupo lang sa church. Ayan, so marami ako mga books na i-review sa inyo, guys. So stay tuned lang kayo diyan. So ngayon, ay umpisahan muna natin ito sa book haul mula sa libro. Mula sa box na ito. So next book, The Holy Word for Morning Revival. Ayan. Ito ay kasama ito ng ano, ito guys. Ayan. Oops. Ayan. Ayan. Ito, magkasama sila. So, itong dalawang to is free. Ito lang nakuha sa isa sa mga nag-book book display sa amin, which is ang free ang Rema Literature. Yan. Isang Christian siya na nagbo-book display. So, free ko lang siya nakuha, guys. Ito. Hindi ko alam kung bakit meron ako ito. Ayan. Ay, hindi. Ito pala yung ano pa rin pala to. Isa rin sa mga nabili ko. Ayan, guys. Kung nakikita nyo, medyo pawis na pawis ako. Hindi, wala. Meron akong electric one, pero pinatay ko dahil mahangin yung sound. So, this is mainit talaga. So, ito naman. The Invested, Making Disciples of the Nation, One Person at a Time, for only 230 pesos. Nabili ko siya sa book sale. And then, ito rin. Isa sa book sale din to, for only 10 pesos. 10 pesos siya, guys. 10 pesos. At ito rin po, isa sa mga nabili ko sa Manila International Book Fair. Ang original price nito is, kung hindi ako nagkakamali, around 75 pesos. Pero, nung book fair, nabili ko siya for only 25 pesos, guys. Ang laki ng tinipid, guys. 25 pesos. Ayan. So, giving, the gift of giving, free lang po ito, na nakuha ko. Of course, Our Daily Bread. Ayan. Our Daily Bread. Ito, Something to Smile About. Ayan, isa rin po sa mga nabili ko for only, I think ito yung crazy sale ng
anong book nga ba itulit? Ng CSM, Church Strengthening Ministry. Nabili ko siya kasama nitong isang to. Saan na yan? Wait lang guys. Ito. Yan, for only 100 pesos. 50 pesos each guys. Napakamura niya guys. And of course, Letters of Solana. Nabili ko siya online sa Shopee for 225 pesos. So, hindi ko pa alam kung bakit ko siya binili. Pero, yung isang kaibigan ko kasi, gustong-gusto niya ang author na to, si Miss Joanna Sanjeco. So, isa rin siyang Christian author. And, ang nag-publish ng book niya is ang ABS-CBN book. At nabili ko siya for only 225 pesos. Ayan. And then, preaching nga ba or assuming lang, nabili ko siya for only 100 pesos. Ang original price nito po ay 170 pesos. Ayan. Teka nga, para lang ako nagbibenta ng ano, ng libro. Kasi may mga presyo pa. Ayan. Press, delete, cyberbullying. Nabili ko rin po ito for only 50 pesos. Kasabayan po ito ng mga pinakita ko po sa inyo kanina, yung two books for 100 pesos ng CSM. Kay Jesus lang ang pagasamba by Pastor Romel Guevara, isa sa mga Christian worship leaders sa Pilipinas. At isa rin po siya sa ginagaya lang na Christian song composer din po siya. So, kay Jesus lang po ang tunay na pagsamba. And next, by Pastor, by Kuya Marlon Molmisa, kapatid po siya ni Pastor Ronald, ang mahalaga, bumangon ka guys. Version 2.0, hindi ko pa siya na tapos basahin guys. So, hindi ko lang pala siya. And, eto nakakatawa. Kwento ko lang guys. Last year, pumunta kami sa Manila International Book Fair ng kaibigan ko, actually ng ka-churchmate ko, and hindi ko alam na nanalo ko sa isa sa mga raffle, electronic raffle ng Church Strengthening Ministry. Salo all! Nung yung chinek ko na yung ano ko, yung email ko, may nakita ko na congratulations, you won I Married an Anglican. So this book is all about marriage na hindi kaparehas or taga ibang country or ibang lahi. So maganda tong book na to, and nasa wala pa po akong kalahati nung binabasa ko ito. So maganda siya guys. Kung gusto nyo ng ibang mga tips about marriage, I suggest na bumili kayo ng Love Struck book ni Pastor Ronald Molmisa. Ayan, Our Daily Journey. Isa rin po ito sa mga nakuha ko during Christmas party. Our Daily Journal. Our Daily Journey po pala. Sorry. And then, Kaya Ko Pa Best. Ito yung ginagamit ko every evening this year. So, ang book na to ay weekly. Meron siyang weekly devotional and weekly challenge din. So, napakaganda niya guys. Nabili ko rin ito sa Manila International Book Fair last year for only 225 pesos. Ito, isa sa mga free na nakuha ko during the church anniversary, the Elders Management of the Church. Ayan, nakuha ko siya for free. Ayan, for free lang po siya. For free. And the rest of this guys is, ano ba to? Ay, ito maganda pala to. Isa rin to sa mga nabili ko sa book sale. 10 piso lang to guys, promise. Prayers to strengthen your inner man. Yeah, personal prayer, this po siya. Isa pong mga devotionals. And syempre, Story of Hope, libreng nakuha
nung Malini International Book Fair sa Our Lady Bread na stall. And syempre, at meron din ako dito mga ano, word hunt. Yan, mahilig ako sa mga word search na mga ganyan. Pero yung mga sudoku, yun sa mga word puzzles, bahala na po yung iba doon basta word search. Yan, dyan. Mahilig po ako dyan sa word search. And 60-day challenge. Ayan. Itong challenge, 60-day challenge booklet na to is isa sa mga discipleship isa sa mga discipleship training namin sa church. So, ito rin, kami po yung nag-publish po nito at isa po ako sa mga gumawa po nitong 60-day challenge booklet. Ayan. So, ito, free lang din po ito. Makukuha nyo po ito sa church namin. And, syempre, sa The Genetics Pharmacy. Libre po nilang po yung namimigay yan. Ito, ito sa ate ko to. Tambalan by Nicole Liala and Christopher. So, maganda. Nakaka-aliw. Nakakatawa talaga na sa buong book na to. Guys ko. Meron siya sa National Bookstore for only 145 pesos. Ayan. And, syempre, sabi nga nila, kahit gaano man karami yung librong nababasa mo, kahit sabihin mo na libo na yung nabasa mong libro, pero ang tunay na libro, sorry guys, nakatila muna po. Ang tunay na dapat nating basahin ay ang Bible. Ayan. So guys, ako po ay isang kanina sabi ko sa inyo, mahilig ako sa mga Christian books. So ako po ay isang Christian. Isa po akong Kristiyano and I am reading Bible po. And napakahalaga po ang Bible for us. Dahil dito po natin makikita yung mga pangako ng Lord. Dito po natin makikita yung goodness niya sa mga Israelita. Yung gabay natin. Sabi nga, yung Bible, yung acronym na Bible, may ibig sabihin daw yan. Ayan. Ang acronym daw po ng Bible ay mayroon daw pong ibig sabihin. Itong hawak nating Bible is our basic instruction before leaving earth. So, kagaya ng mga cellphones, gadgets, television, washing machine, or other things na ginagamitan ng manual, etong Bible ay manual din po natin sa earth. So, sabi nga po ng Joshua chapter 1 verse 8, basahin po natin siya direct sa aking Bible. Approximately 10 hours later. Sabi po ng Joshua chapter 1 verse 8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything within it. Then you will be prosperous and successful. Diba po? So, sabi ng Bible, bulay-bulayin daw po natin ang kanyang mga salita araw at gabi. At itong Bible ay punong-puno ng law na kailangan natin sundin. At kapag sinundan po natin ito, magiging masagana ang ating pamumuhay. Ayan. So, meron din po akong New Testament version, Pinoy version. So, nirelease lang to kung hindi po ako nagkakamali last year. Ayan. So, marami ring tao ang nagbabaktikos sa laman nito. But guys, ang Bible po, kahit anong version man ang meron ka, iisa at iisa pa rin po ang gustong iparating po sa atin ng Lord. New Testament, Bible, more Bibles. Ayan. Wait. More Bibles. And more Bibles po po. May nalaglag pang ano. May nalaglag pang don't cried. Ayan. More Bibles.
And meron din po ako ditong manual for training for trainers. And also failure is ito po ay isang notebook, big notebook na nakuha ko or nabili ko sa Manila International Book Fair for only 40 pesos. Ayan. So, yan na guys. Wala na siyang laman. Ayan, nalaglag yung diapos. Sorry guys. Ayan. Wala na po siyang laman. So, ayan. Kung gusto niyo pong makakita ng, or kung may mga books pa kayo na maisuggest na magandang basahin, i-comment nyo lang siya dyan sa baba. At, try natin pag-ipunan yung book na yan. Okay? And then, sa mga comment suggestion nyo pa ng mga magagandang books na pwede rin natin i-share, pwede natin i-book review, i-comment nyo lang yan sa baba. And kung gusto nyo naman na yung mga books na naipakita ko rito, bali guys, hindi pa to lahat totally na books na meron ako. Guys, baba ko lang. Ng books na meron ako. Dahil yung ibang mga books na na-purchase ko or nabili ko at yung mga nabasa kong books ay nasa mga kaibigan ko pa. So, itong book haul na to ay magkakaroon pa ng second part at ipapakita ko sa inyo yung mga books or yung mga series books na nasa kanila. So, sa mga susunod na vlog ay sa mga susunod na book reviews ay i-share ko sa inyo yung mga books na magandang basahin, mga books na makapupulutan natin ng totoong aral, mga books na makakatulong sa atin about relationship, about happiness, and anything else. Gagawin natin, kung gusto nyong gumawa ako ng mga book reviews, ilike nyo lang tong video na to, mag-subscribe kayo, and click the notification bell para updated ka rin sa aking mga videos. So, that's it guys. So, yan ang laman ng aking book box. Yan, yun yung tawag ko siya sa kanya. Book box. Kasi doon siya nakatabi. Doon nakatabi yung mga libro ko. Yan guys. Okay. And that's it for today's video. Sana gusto mo itong simpleng book haul ko sa aking mounting room. So, kagaya ng sinasabi ko, daily, take God's word every day, every night. And ito yung makakatulong sa atin sa buong maghapon ng ating pamumuhay at syempre sa paglalim natin sa pagkakilala sa ating Panginoon. At that's it for today's video. Sana nagustuhan nyo ang ating book haul o mga libro na ipinakita ko sa inyo. And don't forget to hit that subscribe button and notification bell para lagi kang updated sa aking mga channel. Thank you. God bless.